naranasan mo na ba ang magmahal? Madalas na tanong na madali lang sagutin ng oo. Pero mula sa nakaraang naranasan mo kung paano ang magmahal, sigurado ka ba na nagmahal ka talaga? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Medyo tinanghali ako ng gising. Pero okay lang. Linggo naman ngayon eh. Wala namang pasok. Medyo napuyat din ako kasi anong oras na kami nakatulog kagabi ni Arturo. Kaya lang kagabi, pakiramdam ko eh, wala akong katabi sa kama. O baka naman, mahimbing lang yung tulog ko. Pero teka nga, ano bang nangyari kay Arturo? Kakaiba siya ngayon eh. Paika-ika akong maglakad na parang may masakit sa kanya. Inaaya ko nga siyang tumambay sa labas. Kaya lang ayaw talaga niya. Dito na lang daw kami sa kwarto magkwentuhan. Arturo, okay ka lang baga? Kasi parang may masakit sa'yo. Ayaw mo lang sabihin. Baka mamaya eh, kailangan ka nang dalhin sa ospital. Uy, Benji. Sobra naman yun. Bakit naman ako dadalhin sa ospital? At saka, wala akong sakit. Okay lang ako. Okay. Sabi mo eh. Pero Arturo, alam mo, sobrang saya ko talaga kasi nakilala kita. May bago na akong best friend. Benji? Pakiulit na, anong bagong best friend? May luma ka bang best friend? Ano kasi Arturo, wala yun. Basta best friend kita. Uy, Benji. Ikaw ang may di sinasabi sa akin. Ano yun? Sabihin mo na. Arturo, wala nga. Ang kulit mo. At saka, di naman mahalaga yun. Maliit na bagay lang. Benji, akala ko ba best friend tayo? Pero naglilihim ka naman sa akin. Ayaw ko nang maging best friend ka. Alo, ano kaya yun? Eh, wala lang naman talaga yun, Arturo. Kulit ka agad. Weak ka ako. Eh kasi naman Benji, bakit ba ayaw mo pang sabihin? Mapagkakatiwalaan naman ako. Best friend kita kaya pwede kang magtiwala sa akin. Habang pinagmamasdan ko si Arturo, natatakot ako. Kasi minsan na akong nagtiwala. At dahil sa pagtitiwalang yun, mas pinili ko magpakalayo. Kasi kailangan ko munang makilala at mahanap ang sarili ko. Malayo sa sulyap ng kahapon. Malayo sa init ng isang gabing pagkakataon. Hoy, Benji. Di na nga kita kukulitin. Pero kapag handa ka na, sana malaman ko na yung maliit na bagay na yan. At sana magtiwala ka sa akin. Arturo, alam mo, wala lang talaga yun. Eh, ikaw nga dyan ang may itinatago sa akin eh. Kasi Arturo,
Bakit parang in love ka? Sino yan, ha? Sabihin mo nga sa akin. Oo, Benji. In love ako. At di ko din sasabihin sa'yo kung sino. Malalaman ko din naman yun, Arturo. Pero masarap ba magmahal? Benji, di ko lang alam. Kasi hindi ako sigurado kung magmamahal ba yung nararamdaman ko. Basta ang alam ko, masaya ako kapag nakikita ko siya. Ganun ba yun, Arturo? Ibig sabihin ba nun kapag masaya ka sa isang tao, pwedeng mahal mo na siya? Oo, Benji, ganun yun. Pero ikaw ba, Benji, minsan ka na bang nagmahal? Arturo, di ko pa nararanasan eh, pero alam mo, parang, oo, parang nagmahal na ako. Pero di ako sigurado kung pagmamahal ba yung naramdaman ko. Nakakatakot kasi. Eh bakit, Benji? Bakit nakakatakot? Tao ba yan o maligno? Gagi. Siyempre, tao. Basta iwan ko ba, Arturo? Basta, di ako sigurado. Benji, alam mo, naguguluhan na ako sa'yo. Pero kung nakalipas na yan, ang mahalaga, eh naranasan mo na. Oh, nak, mukhang busy kayo ni Arturo ah. Pwede bang mahiram ko muna si Arturo? Magpapatulong lang ako sa pagluluto. Sige po, tatay. Uy, Arturo. Tulungan mo daw muna si tatay. Pika ako. At agad naman lumapit si Arturo kay tatay. Pero bakit ba ganun maglakad si Arturo? Kakaiba eh. Parang may masakit talaga sa kanya. Kaya naman, habang mag-isa ako dito sa silid ko, iniisip kong mabuti ang mga pinag-usapan namin ni Arturo. Hindi ko pa kasi naranasan talaga ang magmahal. Medyo nakakatakot at higit sa lahat, baka di ko masuklian ang pagmamahal ng isang taong iniwan ko sa lugar kung saan minsan niyang sinabi na mahal niya ako. Dahil nag-request si Arturo ng pusit. Kaya ito, pumili ako ng pusit para sa kanya. At syempre, para na din sa amin. Ewan ko ba? Pero gusto kong ibigay lahat ng hiling ni Arturo. Para naman, makabawi siya ng lakas. Halata kasing pagod na pagod siya eh. At nung makauwi na ako, eto, tinawag ko na muna siya. At gusto kong nakikita ko siya habang nagluluto ako. Kasi naman, para mas masarap. Arturo, kamusta? Masakit pa ba? Opo, Daddy. Sobrang sakit pa. Huwag kang mag-alala, Arturo. Maghihilom din yan. Tsaka, sasarapan ko yung ulam natin. Para makabawi ka ng lakas mo. Daddy, ang bait mo naman sa akin. Arturo, asawa na kita simula ngayon. Kaya huwag ka nang mahihiya. Asawa agad, Daddy. Alo, pag-aggalitan ako ni Papa. Arturo, secret lang natin yun. Huwag ka maingay.
Tsaka mamaya, imamasahin na kita. Di natuloy kahapon eh. Kaya, mamaya na lang natin ituloy. At para makita ko na din yung sugat mo kung ipapatahi ba natin sa doktor o ako na lang ang tatahi.